Sobrang maulan nga sa araw na yan, mga mi. Simula madaling araw, umuulan ng biyaya. Ay, este, malakas na ulan. At may kasabay pa ng kulog at kidlat. Kaya't kami ng bebe ko ay ang sarap-sarap ng tulog. Pinaliguan ko nga si Bella sa mamalan niya dahil ilang araw na siyang walang ligo. Dahil sa may tumutubo sa kanya na singot-singot, sabi naman ng mamalan niya, legit daw to. Ayoko sanang maligo kaso naalala ko dalawang araw na pala ako walang ligo. Kaya naligo na lang din ako, nakakahiya naman sa baby ko. Charot lang, mga mi. Dahil wala naman tayong ibang gawin, dahil jobless tayo, nag-aalaga pa tayo kay baby. Sa puntong yan, gutom na ako syempre habang pinaliguan si Bella at bago ako naligo, pinapaduyan ko muna si Bella sa mamalan niya para makatulog. Inutusan ako ni Mother na magluto ng lugaw dahil lugaw is life daw. Ay, nako. Wala na kasi kaming uulamin sa oras na yan dahil ang lakas ng ulan, kaya lugaw lang muna ang itanghalian nila. Habang nagpapakulo ako ng tubig sa kaldiro, dali-dali ako nagwawalis dyan para umaga pa lang malinis na ang bahay at saka ko nalulutuin ang lugaw. Hindi ko na naman naisipong mag-video sa daming ginagawa. Kumain na pala sinapapalo at mamala ng lugaw at ako naman. Sinalang ko agad ang kalaha dyan para magluto sa ninakaw kong ham na budget sana sa kapatid ko para may pangulam at babaunin niya sa tuwing papasok siya sa eskwela. Pero isa lang naman, huwag madamot kapatid. Cherise! Habang pinapainit ko ang kalaha, for the check-check muna ang mami. Baka hindi namin mamalayan, ito'y gising na. Iniwan pa naman ng mamala para kumain ng lugaw. Hindi nga pala lugaw kakainin ko, mga mi, dahil sayang naman yung bahaw. Mamayan yan, tsaka na ako kakain ng lugaw pag ginugutom ako ulit. Alam niyo na, mga mi, iba talaga pag breastfeed, nakakagutom. Charot! O siya, ako'y kumain na dahil hindi na makaya ang sikmura ko. Tuyo na may ketchup nga pala ang sausawan ko dyan, mga mi. Dagdag sarap sa aking katawan. Charot lang, mga mi. Sa inulam kong ham. Simple lang pala ang ganda ko dyan, mga mi. Dahil naniniwala ako sa kasabihang, simplicity is pure beauty. Charot! Kapilingon ba, oy? Alangan naman magpapaganda pa tayo, eh nasa loob ng bahay lang tayong nakalublob. Baka mabighani patuloy sa akin ang kapitbahay naming kapre. Joke lang, tabi-tabi po. Going back, mga mi, aray mga aso ko ay gutom na din. Alangan naman, kami lang ang kakain, syempre sila din. Tignan nyo nga naman, nagpapaawa pa. Binanlawan ko nga muna ang mga plato dyan bago gumawa ng tula para ipanula sa mga aso. Ha? Ewan ko kung tama ba itong tinatagalog ko. Huwag nyo na akong i-judge, mga mi. Makinig na lang kayo. Naghugas na nga ako dyan ng mga pinggan bago akong lumapit kay Bella. Pagkatapos kong maghugas, kailangan ko munang ipainit sa kalayo ang aking kamay para hindi masubawan ang aking bebeng. Sa tuwing hahawak kasi ako ng tubig, mga mi, kailangan ko uminom ng mainit na tubig o ibaba ng aking katawan or kamay sa kalayo para mainitan at mawala ang lamig ng tubig. Charot! For the safety lang naman ni baby, hindi kasi madali kapag may sakit si baby, nakakaawa kaya. For the alert lang ang mami, char! Pagkatapos niyan, mga mi, naabutan ko si Mama La sa kwarto nga naka-cellphone. Akala ko makaka-cellphone ako pag silip ko kay Bella, gising na pala. Hindi ko na naman ma-entertain yung kanu kong maliit ang titi. De, joke lang, oy. Fast forward tayo, mga mi. Kaya pala naiilang si Bella habang dinuduyan ko. Yun pala, nakapupo na siya. Sobrang arty pa naman ito si Bella. Gusto agad mapalitan ng diaper. Habang nilinisan ko si baby, ito naman si Mama La nagpapaalam sa akin na mag-harvest daw siya ng ampalaya sa taniman. Of course! May mga tanim kaming gulay, mga mi. May okra, balatong, ampalaya, at may tinanim din silang sweet corn. Char! Nasa malapit lang naman ng bahay ang kanilang mga tinaniman, mga mi. Dahil may edad na sina mama at papa, hindi na nila kaya para magtanim pa sa malayo-layo dito sa bahay. Sabi ni Mother, siya na lang muna magsaing para hapunan. Ianda ko na lang ang mga palayan na hinarvest niya para pag-uwi niya galing magpakain ng baboy, mailuto na lang ni Mother. Kaya inaaliw-aliw ko nga pala si Bella para makatulog na. Pero sa mga oras na yan, hindi pa talaga tulog si Bella. At panay-iyak nga niya kapag hindi siya niyugyug sa duyan. Nasa sala nga pala ako nag-slice ng ampalaya, mga mi. Para habang ginagawa ko to, mababantayan ko din si Bella. Nasa kwarto lang naman kami natutulog kina mama in short. Nag-swap muna kami ng kwarto.
Dahil medyo hirap kasi pag sa kwarto ko na nasa taas kami matutulog at nakatambay. Lalo na't kapag may gagawin ako sa baba o sa kusina. Mas madali pag nasa baba lang kami. Nakakapagod kaya? Pabalik-balik aakyat ng hahagdan. Magagawa ko kaagad ang mga kunting gawain sa bahay gaya ng pagwawalis at iba pang gawain. Usually kasi mga me, nasa baba lang talaga ang may iba-ibang gawain lalo na kapag nakatulog si baby. Minsan din pag gusto naming lumabas ni Bella para magpa-fresh air, char, or ialiw-aliw ko si Bella sa labas ng bahay ay lalabas na lang kami, hindi na kami bababa pa. Charot! Hanggang dito na lang muna tayo mga me, bye-bye!